Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang The Accidental Bride. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Napakaganda ng gabing iyon, nakatingin siya sa akin ng labis na paghanga. Nag-e-enjoy kami, nung nangyari yung insidenteng iyon. Totoo ba nung sinabi niyang masaya siya na hindi niya pinakasalan si Selena, at kahit kailan hindi niya ito minahal? Ayokong tanungin siya, pero gusto kong malaman, kung hindi naman niya ito minahal, bakit siya papakasalan? Kanina pa niya ako tinanong, ano ang iniisip mo? Gusto ko sanang itanong sa kanya pero hindi ko magawa, kaya imbes na iyon, sinabi ko, wala, iniisip ko lang na kailangan kong matulog ngayon dahil magiging isang nakakapagod na araw bukas. Umiti siya at hinawakan ang kamay ko. Dapat matulog ka, huwag kang mag-alala, magaling ka sa mga exams. Sa sobrang pagod ko nakatulog ako nung ilapat ko yung ulo ko sa unan. Tumunog yung alarm ko pero pagod na akong bumangon. Kailangan kong bumangon pero si Liam na naman, sobrang higpit ng hawak niya sa akin, gustong gusto ko ang pakiramdam ng matigas niyang dibdib sa likod ko. Sinubukan kong bumangon sa kama, ipinatong din niya yung paa niya sa akin, tumahimik ako ng ilang segundo tapos sinubukan ko ulit. I love being in his arms, pero naisip niya ba, ako si Selena. Oh God, no please, niyugyug ko siya nang hindi ako makawala sa yakap niya, pero sabi niya, please don't move, let me sleep. Bakit kailangan mong bumangon ng maaga? Oh, gusto ko sanang gawin yun pero I have to go to college, sabi ko, pero natutulog siyang yumakap sa akin ng mahigpit. Ibinaon pa niya ang ulo niya sa leeg ko. Nanigas ako. Oh God, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, pero lumakas ang pintig ng puso ko. Hindi ko pa naramdaman ang ganito pero batid ng buong katawan ko na nasa braso niya ako. Ano ang gagawin ko? At ang pinaka nakakatawang bagay ay minamahal ko ang bawat minuto nito. May kung anong kuryente ang dumadaloy sa katawan ko. May sinabi siya pero hindi naririnig. Paano kung napanaginipan niya si Selena? Nahawak niya. Pero never daw niya itong minahal, saka bakit sila magpapakasal? Kinailangan ko siyang iyugyug ng napakalakas, binuksan niya ang kanyang mga mata at binitawan ako. Namumula ako ng husto, bumangon ako sa kama at nagpunta sa balcony dahil kailangan ko ng hangin. Hinawakan niya ang kamay ko at nag-good morning, binati ko din siya. Alas 9 ng umaga magsisimula ang college mo, bakit kailangan mong gumising ng maaga? Alam mo, ang sarap ng tulog ko, na naginip na sumasayaw tayong dalawa. Tinuturuan kita ng salsa. Oh my God, na naginip ba siya tungkol sa akin? Ang pula ng pisngi ko. I'm sorry, naistorbo ko ang tulog mo. Hindi ko sinasadya, pero sobrang higpit ng hawak mo sa akin kaya kailangan kitang gisingin para bumangon. Nakangiti niyang hinimas ang likod ng batok niya na parabang nahuli siya. Ang cute niyang tingnan. Hinawakan kita para hindi ka maglakad habang natutulog. I swear my doctor friend suggested that. I swear you can ask him. Nakangiting tumangulang ako. Kaya pagkatapos ng iyong competition and exams, bibigyan kita ng mga dance class. Okay ba? Okay, pumunta ako sa washroom para maligo at maghanda. Itinatali ko ang mga string sa likod ng aking damit nang lumapit siya at tumayo sa likod ko at sinimulan niyang itali ang mga string para sa akin. Hinawakan niya ako sa aking mga braso at hinalikan sa aking leeg. Kinilig lang ako at ngumiti siya sabay sabing, "You are my beautiful angel." Saktong may kumatok sa pinto, binuksan ni Liam ang pinto. Nakatayo doon si Mommy. Tumingin siya sa mukha ko at saka kay Liam at nagtanong, "Naistorbo ba kayo?" "No, Mom," sabay sabi ko.
Umiti lang siya at tumingin sa kanya, hinihimas niya yung batok niya. Umiti ulit si mami sabay sabing, pinapatawag ka ng daddy mo. May emergency, please come. Bumaba agad si Liam kasama si mami at pagkatapos maghanda ay ganun din ang ginawa ko. Nandoon si mami sa dining at naghihintay ng almusal ng lahat. Anong nangyari mami? May problema po ba? Wala anak, hindi problema, pero isang sitwasyon lang na kailangan ng atensyon. Dumating silang tatlo para mag-almusal at medyo nag-isip si dad. Tinanong ni mami, ano ang iniisip mo Ramon? Ayos ba ang lahat? Oo, walang dapat ipag-alala Sonia. Bagong deal ito. Nagustuhan ng mga kliyente ang consignment na ipinadala namin sa kanila at ngayon gusto nilang dagdagan ang order sa 10 beses. Kailangan din nila ng ilang customized na piraso. Pakipak para sa akin ng mga gamit ko nang hindi bababa sa 10 araw. Seryoso ka Ramon. Hindi ka makakapunta, hindi ka magaling. Wala kang pupuntahan. Huwag kang mag-alala Sonia, okay lang ako. No dad, mom is right. May anxiety attack ka kanina. Hindi ka namin papayagan, sabi ni Liam. Pero Liam, alam mo bang may kailangang pumunta? Okay, then either I or Luis can go. Kaka-join pa lang ni Luis sa business, hindi pa niya kakayanin ang ganitong sitwasyon. Baka sa isang taon, magiging ganoon din siya kagaling. Tulad mo. Then I will go dad, hindi mo kailangang mag-alala. Pero kakakasal ka lang, paano ka pupunta mag-isa? Isama mo si Monica. Dad meron pa siyang mga exams, hindi siya makakasama, huwag kang mag-alala, pupunta ako. Okay Liam, gumawa ng mga diskarte at tingnan kung ano ang gusto mong dalhin sa iyo, panatilihing handa ang iyong presentasyon at umalis sa pagtatapos ng linggong ito. Hilingin sa iyong PA na i-book ang iyong mga ticket. Yes dad, magsisimula ako sa presentation ngayon mismo. Lahat kami ay nag-almusal at umalis upang simulan ang aming araw. I had a very busy day but still, lumilipad ang isip ko kay Liam. Medyo nalungkot ako na mawawala siya ng 10 araw. Pero proud na proud ako sa kanya dahil sobrang pagmamalasakit niya kay daddy. Mamimiss ko lang siya. Nag-practice ako ng sayaw ng 3 oras. Kami ay dapat na sumayaw sa Gumer, isang sikat na Rajasthani folk song. May isang dance coordinator din, na hinirang ng college principal. Nandyan siya para gawing mas pino ang aming sayaw sa kanyang kadalubhasaan. Tinutulungan ko ang ibang mga babae na maperpekto ang kanilang mga galaw at timing dahil napakahalaga ng pag-synchronize. Pagod na ako ngayon at gusto ko nang umuwi. Kaya sinabi ko sa aking guru na gusto kong umuwi at pinayagan niya ako. Umuwi ako at nakipag-cha kay mami. Medyo nag-aalala siya. Anong nangyari ma'am, mukhang nag-aalala ka. Monica, si Liam ay hindi mahilig kumain ng western food, sobra. Gusto niyang magkaroon ng Asian traditional food. Hindi siya makakain ng western food sa loob ng 10 araw sa isang kahabaan. Oh, gagawa ba tayo ng Asian snacks para sa kanya mami, na maaari niyang dalhin sa kanya? Iyan ay isang napakagandang ideya ngunit, ano ang maaari nating ihanda? Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Tatanungin ko si Marina, siya ay amazing sa paggawa ng mga bagay na ito. Huwag mag-alala mami, gagawa tayo ng ilang healthy Asian snacks na mananatiling fresh. Ikaw ang pinakamahusay na anak na mahihiling ng sinuman. Pagpalain ka ng Diyos anak. Umuwi si Luis at ipinaalam sa amin na late na darating sina Dad at Liam, habang naghahanda sila para sa presentation na iyon. Kaya tinawagan namin ang aking ina at sinabi sa kanya ang tungkol sa paglalakbay. Ang sabi niya ay darating siya sa loob ng kalahating oras. Dumating siya at napagpasyahan namin ang ilang merienda. Parehong umalis ang mga ina upang kunin ang lahat ng kinakailangang ingredients. Nagtaka ako kung bakit hindi na lang sila nagutos o nagpadala ng isang tao para kunin sila. Hindi nila ako sinama sa sobrang pagod ko. Kaya napagpasyahan kong umidlip habang kinukuha nila ang mga ingredients. Gumawa kami ng ilang healthy snacks para sa kanya. Nagpasya kaming gumawa ng sandwich bread na maaaring panatilihing fresh sa loob ng ilang linggo para sa kanya sa araw na pupunta siya sa UK.
Pagod na pagod ako pero ayaw kong matulog dahil hindi pa rin bumabalik sina Dad at Liam. Nagsimula akong mag-aral para sa aking mga exams. Ito ay isang very productive at nakakapagod na araw. Kailangan naming maghanda ng higit pang mga sample ayon sa mga detalye ng kliyente. Sinabi ko sa aking TA na mangulekta ng iba't ibang sample ng lahat ng kulay, materyales, texture, disenyo. Ito ay magiging isang napakalaking punto ng pagbabago sa aming negosyo. Kung kami ay makapaghatid pagkatapos ay makuha namin ang buong bagong market. Naging maganda ang aming team. Kinuha pa namin ang tulong ni Tito Carlos. Binigyan niya kami ng ibang sample ng mga traditional clothing materials. Excited ako sa trip na ito pero mamimiss ko si Monica. Bumalik kami ni Daddy galing sa opisina. Medyo gabi na. Pagod na pagod ako kaya hindi ko na ginustong maghapunan. Sumakit ang ulo ko kaya pumunta ako sa kwarto ko, doon siya nag-aaral. Nang makita niya ako ay lumiwanag ang mukha niya at ngumiti ako sa kanya ng mahina. Tinanong niya, "Kumusta ang araw mo? Mukhang pagod na pagod ka. Gusto mo ba ng tsaa o pagkain muna?" Pagod na pagod ako at ang sakit ng ulo ko kaya ayoko ng kahit ano. Iinom lang ako ng gamot at gusto kong matulog. Pero hindi ka makatulog nang hindi kumakain. Kung gusto mo, kukuha muna ako ng tsaa o kape. Okay, kumuha ka ng matapang na tsaa para sa akin. Kukunin ko ito sa loob ng 2 minutes. Nasa kusina si Mom, nagtitimpla na ng tea para sa kanila. Sinabi ko sa kanya na ayaw kumain ni Liam ng pagkain kaya sinabi ni Mommy, bigyan mo siya nitong tsaa at ilang sandwich. Hindi siya makakainom ng gamot kapag walang laman ang tiyan. Kumuha ako ng mga sandwich, tsaa para sa kanya, kumain ka na. Wala akong ganang kumain. Pero hindi ka makakainom ng gamot kapag walang laman ang tiyan, Liam. Okay, uminom ka ng tsaa at kumain ng kalahati ng sandwich, pagkatapos ay maaari kang uminom ng gamot. Tumango siya at nagsimulang kumain ng dahan-dahan matapos ang kalahati nitong sandwich, kinuha ang gamot niya. Mukha siyang miserable. Minsan sumasakit ang ulo ko tapos minamasahe ako ni Mommy. Naisipan kong ibigay sa kanya. Sobrang effective noon, nakakagaan ng sakit, pero medyo nahihiya ako tapos nakita ko na sobrang sama na talaga ng pakiramdam niya. Kaya sinimulan kong idiin ang kanyang noo gamit ang aking mga daliri. Bigla siyang tumingin sa akin pero hindi ako tumingin sa mata niya. Pinagpatuloy ko ang pagmamasahe ko sa kanyang noo. Pumikit siya at tila bumuti na ang pakiramdam niya. Wow! Monica, may mahiwagang daliri ka, mas gumaan na ang pakiramdam ko ngayon. Mabuti naman, pakitapusin mo na ang sandwich mo at kung gusto mo, kukuha ako ng hapunan o gatas para sa'yo. No please, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Kakain ako mamaya. After 5 minutes, nagmulat siya ng mata at ngumiti sa akin at sinabing okay na siya ngayon. Please have something now. Sinimulan niyang kainin ang kanyang sandwich at pagkatapos niyang maubos ito, sinubukan niyang tikman ang sweet balls na gawa sa flour, butter at sugar. Pagkagat niya ay isang halinghing ang lumabas sa kanyang bibig. Wow, nakakapagtaka, nagustuhan ko ito. Saan nang galing ito? I mean, sa ang sweet shop galing? Napangiti na lang ako. Nakatingin siya sa akin naghihintay ng isasagot ko dito. Hindi mo alam, hindi bale tatanungin ko si Mommy at kunin pa ang mga sweet balls na ito bukas. Dapat mo ring subukan. Hindi mo kailangang lumabas para bumili ng mga sweet balls na ito. Sa kusina lang natin ginawa yon. Ginawa namin yon para maisama mo sila sa London. Sabi ni Mommy ayaw mo ng fast food masyado. Kaya pinaghandaan namin sila. Magical fingers ka talaga. Show them to me. Umiti ako at umiling pero hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan ito. Dapat matulog ka na. Mukhang pagod na pagod ka. Umiti siya at tumango. Pagod na pagod ako pero nagpalit ako para mas maging komportable. Maya-maya lang ay dumating siya na may dalang tsaa at sandwich. Pinilit niya akong kumain bago uminom ng gamot. Sobrang sama ng pakiramdam ko at napangiwi ako nang biglang may naramdaman akong malamig na mga daliri na dumikit sa noo ko. Napatingin ako sa kanya pero pinagpatuloy niya yon. Umikit ako.
Napakasarap ng pakiramdam noon. Nawala ang sakit ko, gusto ko ang pakiramdam ng mga daliri niya sa buhok ko. Nais kong mag-freeze ang oras sa sandaling ito. Pinilit niya na kumain ako kaya tinapos ko ang aking mga sandwich at pagkatapos ay sinubukan ko ang mga sweet balls, it was awesome. Nagustuhan ko ito at nang tanungin ko kung saan ito binili, ipinaalam niya sa akin na ginawa niya ito kasama si Mommy. Binabaliw talaga ako ng babaeng ito. Hindi ko napigilan ang paghalik sa kamay niya. Pinatay niya ang ilaw para makatulog ako. Pero iniisip ko pa rin siya. My beautiful angel. Kinaumagahan pagkagising ko wala siya sa kwarto. Nag-ayos na ako at bumaba na. Tanong ng daddy ko, kamusta na ang pakiramdam mo Liam? Good morning dad, I am good now. Hinahanap ng aking mga mata si Monica. Nakangiti sa akin si dad. Dumating sina Mommy at Monica na may dalang almusal at nag-ayos na kaming lahat para sa almusal. Si Luis ay nakaupo sa tabi ni Mommy at si Monica sa aking kaliwang bahagi. Mukha siyang presko na parang daisy sa suot niyang puti at pink na floral print na damit. May mga stuffed na wheat bread, mixed sprout salad, grilled chili cheese sandwiches at milkshake. Lahat ay masarap. Lahat ay nagsasaya sa pagkain. Sinabi ni Luis na magiging doble ang laki niya kung patuloy siyang kumakain sa ganoong uri. Inilagay ko ang kamay ko sa ilalim ng mesa at hinawakan ko ang kamay niya. Tumingin siya sa akin pero tuloy pa rin ako sa pagkain na parang wala akong alam. Sinubukan niyang kunin ang kamay niya pero hinawakan ko ito ng mahigpit. Monica, the food is fabulous as always pero bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Mommy. Tumingin ako sa kanya ng inosenteng parang nagulat ako. Nagsimula na siyang kumain gamit ang kaliwang kamay niya. Namumula siya ng husto. Bakit ka kumakain gamit ang kaliwang kamay mo anak? You are not left-handed. Are you? Pilit niyang hinihila ang kamay niya pero hindi niya magawa. May nalaglag si Luis at yumuko siya para kunin at nakitang hawak ko ang kamay niya. Nagsimula siyang umiti na parang idiot at sinabing, mukhang nakalimutan niya ang kanang kamay niya sa kusina o sa kwarto niya. Tama ba, Monica? Si Monica ay napahiya ngayon. Binato niya ng mansana si Luis. Sinalo niya ito ng nakangiti. Mas mapula na ngayon si Monica kaysa sa isang pulang kamatis. Nagtawanan sina Mommy at Daddy. Binitawan ko ang kamay niya at yumuko siya at nagsimulang kumain ng nahihiya. Gustong gusto ko siyang mamula. Mas gumanda pa siya pag ganyan. Ang namumula kong anghel. Pumunta siya para kunin ang gamit niya sa kwarto namin at sinundan ko siya. Inaayos niya ang mga gamit niya pagpasok ko sa kwarto. Sabi ko, salamat sa masarap na almusal, nagustuhan ko, kumain ng sobra. Tapos niyakap ko siya at hinalikan sa ibaba ng tenga niya. Nagulat siya, nag-good day na lang ako at lumabas na. Nagtrabaho ako ng husto buong araw, lahat ay naghahanda ng mga samples, designs at mga presentations. Halos handa na ang lahat. Ito ay aking proyekto at ako ay labis na excited tungkol dito. Kung makuha namin ang deal na ito, ang aming kumpanya ay magiging isa sa pinakamataas sa sektor ng textile at garments. It was 4 PM now and Dad asked me to go home dahil alam niyang hindi maganda ang pakiramdam ko noong nakaraang araw. Naisip kong sunduin ko rin si Monica sa college. Kadalasan, ang driver ko na si Ethan ang nagsusundo at naghahatid sa kanya sa college. Tinawagan ko siya, Ethan, asan ka? Nasundo mo na ba si Monica pauwi sa bahay? Hindi pa po sir, nasa college pa po siya. Okay. Stay ka lang dyan, papunta na ako dyan. Magkita tayo malapit sa gate. Nag-drive ako papunta sa college niya and reached there in about 20 minutes. Nakatayo malapit sa gate si Ethan. Ethan, may idea ka ba, saan ko siya hahanapin? Sir, dapat nasa auditorium siya, kasi nagpa-practice siya para sa dance competition. Okay Ethan, pwede ka nang umuwi at sabihin mo kay Mommy na sunduin ko si Monica at malilate kami. Napagod ako, nag-practice ako sa huling 2 oras at tinutulungan ko rin ang ibang babae sa practice nila dahil gusto kong maging perpekto ang performance namin sa sayaw. Sobrang inis na ako ngayon kay Sandy.
Sinabi ko sa kanya ang tamang step ng maraming beses. Pero hindi niya ako sinundan, mali ang timing niya at hindi tama ang mga ekspresyon. Sinisigawan kaming lahat ng dance coordinator dahil lang sa kanya. Nais niyang maging perpekto ang performance ngunit hindi siya nagdurusa para doon. Sinisigawan niya lang ako, para may mag-practice pa. Gusto kong umuwi ka agad, dahil aalis na si Liam papuntang London sa loob ng 2 araw. Gusto ko siyang makasama at magluto din para sa kanya, mahal niya ito, tuwing pinagluluto ko siya. Tinanong ko ang aking teacher kung maaari na akong umuwi dahil may urgent work ako. Pumayag naman ang teacher namin pero pinakiusapan niya muna akong mag-solo performance dahil ako ang main dancer. Gusto niyang tingnan ako ng lahat ng babae at mag-practice sa labas ng entablado. Kinampanan ko ang aking sayaw ng buong husay, nagpalakpakan ang lahat para sa akin at niyakap at pinuri ako ng teacher. Sabi niya, pwede na akong umalis. Kakalabas ko lang ng auditorium, pero pinatigil ako ng coordinator, ayaw niya akong bitawan at kailangan daw ng practice ng mga babae. Naiinis na ako ngayon, pero hinila niya ang kamay ko at inisnake ang kamay niya sa likod ko. Hindi ko nagustuhan ang paghawak niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na ilayo ang kamay niya sa katawan ko pero hindi niya lang ako pinakinggan. Akmang sasampalin ko na siya nang may sumuntok sa panga niya. Hindi mo ba naririnig ang babae? Hiniling niya sa iyo na tanggalin ang iyong kamay sa kanyang katawan. How dare you touch her? I will kill you. How dare you touch her? Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko siya dito. Patuloy siya sa pagsuntok sa kanya, lahat ng mga babae at teacher ay tumatakbong narinig ang kaguluhan. Pinagpapalupa siya ni Liam. Anong nangyayari dito? Tanong ng teacher. Sinabi ko sa kanya na ang coordinator ay may masamang ugali sa akin. Sinubukan kong pigilan si Liam pero nagalit siya. Niyakap ko na lang siya para pigilan siya. Pinakalma siya nito pero nakasimangot pa rin siya sa coordinator na pilit bumangon sa tulong ng teacher at employee. Sino ka? Baliw ka ba? Bakit mo ako sinusuntok? Gusto mo bang sabihin ko sa lahat? Okay, fine. Ma'am, gusto ko tawagan mo ang principal at tatawag ako ng pulis. This person was misbehaving with Monica. Gusto kong lumabas agad ang taong ito sa lugar ng college. Sino ka? Naglalagay ka ng mga maling allegations laban sa akin, sino ka ba? Bakit mo ito ginagawa? False allegation, my foot. Nakita ko ang lahat sa sarili kong mga mata. Didn't he misbehave with you, Monica? Tanong niya. Tumangulang ako at iiyak na sana ako. Niyakap niya ako at ipinatong ang braso niya sa likod ko. Dumating ang principal sa sinabi ng employee sa kanya. Pilit siyang pinipigilan ng lalaking ito na umalis at hawakan siya ng hindi nararapat. Ayokong andito siya, this person is good for nothing, sinisigawan lang niya ang mga babae at hindi ginagawa ang trabaho niya. Ipinagkatiwala lang niya ang kanyang trabaho sa iba. Ma'am, either you take action against him or I will call the police. Please calm down, Mr. Liam Vincent. Mr. Vincent, please wag na nating idamay ang pulis, napakagaling ng taong ito sa trabaho, sigurado akong may hindi pagkakaunawaan. Walang hindi pagkakaunawaan sa aking bahagi, nakita ko ang lahat sa aking sariling mga mata, ngayon ay kumilos ka laban sa kanya o ako ang gagawa ng aksyon at hindi ko papayagan si Monica na lumahok sa gawaing ito. Hindi mo magagawa yon, wala kang karapatang gawin yon. Paano mo siya mapipigilan sa pagsali sa kompetisyon? Trust me, ma'am, kaya ko yan at gagawin ko talaga. As far as rights are concerned, I have every right to stop her from participate in any function. In fact, you can't make any student participate in the competition without taking consent from her family. Nakataas ang isang kilay niyang sabi. Lahat ay nakatingin sa akin at kay Liam na may mga tanong sa kanilang mga mata. Sabi ng teacher, Monica, why don't you say something? Paano ka pipigilan ng lalaking ito na sumali sa competition? We will take consent from your family. Sino siya para pigilan ka? Napatingin ako kay Liam, binigyan niya lang ako ng assuring smile. Ma'am, hindi po ako sasali, kung ayaw niya po. Ma'am, karapatan ko po siyang pigilan.
Hindi po ako papayag dahil pamilya na po niya ako ngayon. Ako po ang kanyang husband. May karapatan akong magreklamo laban sa kanya. How dare he touch her and how can you take his side instead of your own student? Galit na galit siya. Nakita ko lang siyang sumasayaw, flawless siya, walang pagkakamali. Kung gayon bakit kailangan niyang magpatuloy sa pagsasanay? Ang ibang mga babae ay kailangang magsanay, hindi niya ginagawa, tinutulungan pa rin niya sila. She just got married and instead of spend time with her family and husband or study for her exams, nandito siya para tumulong sa ibang girls and still, hindi ka naniniwala. Ridiculous. Nagulat ang lahat nang malaman nilang may asawa na ako. Lahat ng mga babae ay nakatingin sa akin na may selos. Calm down, Mr. Liam Vincent, naiintindihan namin ang iyong alalahanin at ang taong ito ay hindi na magtatrabaho bilang isang dance coordinator para sa amin. Mangyaring ibigay ang iyong pahintulot para kay Monica na lumahok sa kompetisyon. Siya ang pinakamahusay na dancer sa aming college. May tiwala kami sa kanya. Ma'am, as you say that she is the best dancer of your college and one of the best students, then you must respect her. Medyo masama ang loob niya, kaya kailangan mo siyang bigyan ng oras to settle down and study. I will give my consent, but let me tell you one thing na hindi niya tungkulin ang magpa-practice ng ibang girls, dadating siya para sa competition pero hindi niya gagawin ang practice, kailangan na rin niyang mag-aral. Sure, Mr. Vincent. Monica, you don't need to stay for practice, doon ka na lang sa dress rehearsal. Tumango lang ako at umalis na kami doon. Nasa likod ko pa rin ang kamay niya. Parang binibigyan ako ng lakas ng haplos niya. Pagkarating na pagkarating namin sa sasakyan niya ay may ilang luhang kumawala sa mga mata ko. Hinawakan ni Liam ang mukha ko sa kanyang mga palad at tinanong ako, ayos ka lang ba, Monica? Lalo akong naiyak at tumango. Kung hindi ka dumating noong dumating ka, siya ay. Huwag mong gawin ito, mahal, I was there, I saw you dance. Ang galing mo, nakalimutan kong huminga kong automatic function ng katawan. You were just perfect and beautiful. Ang sweet niya, mahal ko siya. Niyakap ko siya at itinago ang mukha ko sa dibdib niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Let's go somewhere then we will have dinner. Nakalibre ako ng maaga kaya sinabihan na ako ni Dad na umuwi. Naisip ko na dapat ko munang makasama ang maganda at talentadong asawa ko. Dapat kang kumain sa bahay dahil sa loob ng 10 araw ay mamimiss mo ang isang lutong bahay na pagkain. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong kainin, ipaghahanda kita. Umiti siya ng pilyo at sinabing, hindi, gusto kong may makilala ka muna. Matalik kong kaibigan, si Mark. Hindi ko pa siya nakikita nitong mga nakaraang araw at mamimiss ko siya. Umiti ako at tumango. Gusto ko rin sana makasama si Liam kaya pumunta kami sa place ng kaibigan niya. At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.